alala, ang video na inyong mapapanood ay walang halong pampolitika o tungkol sa government issue. Napakayaman ang Mindanao sa natural resources. Kung tutuusin, tinagurian ang Mindanao na agriculture capital o food basket ng Pilipinas. Nasa abundang ani ng malawak na lupain ito at ng kanyang mga karagatan. Pangunahing agriculture exporter ang Mindanao na kung saan nandito ang mga plantasyon ng iba't ibang malalaking multinational companies gaya ng Dole, Del Monte at iba pa. Nagpapadala sa ibang bansa ang tunay-tunay ladang saging, pinya, niyog, asparagus at mga pluskong uhuli sa karagatan nito na tuna. Hindi rin napahuhuli ang nangunguna mga mining firms sa mundo dahil namuunan din sila sa pagmimina ng mineral resources ng Katimugan. Ngunit sa kabila ng napakagandang imahe ng Mindanao bilang mayaman at abundas sa pagkain, may 24 na pinakamahirap na bayan sa bansa ay matatagpuan sa islang ito. Masaklap, ngunit iyon ang totoo. Ang Mindanao ay lugmok pa rin sa kahirapan kahit na napakayaman nito. At ayon sa data ng National Statistical Coordination Board na NSCB na pinalabas, nabayan ang Siyan ng Zamboanga del Norte ang siyang pinakamahirap sa Pilipinas na may poverty incidence na 97.46%. Pumangalawa sa Siyan ang bayan ng Tanudan sa Kalinga na may 88.6% poverty incidence. At ang ibig sabihin ng poverty incidence ayon sa NSCB refers to the proportion of population with per capita income less than per capita poverty there's hold to the total number of population. Narito ang tinaguri ang 24 municipalities in the Philippines kasabay nakasaad nilang poverty incidence. Ang isa sa mga kadahilanan kung bakit napakahirap ng Mindanao ay dahil sa sinasabing government intervention o mga sinasabing basic services na inaabot ng pamamahalaan ng mga mamamayan ay hindi nakarating sa mga nasasabing mga libdib na bayan, gaya na lamang ng mga kalsada, gamot at maging ng edukasyon at pagkain. Hindi ikinagugulat ang mga balitang hindi umaabot ang mga sinasabing poverty alleviation projects sa mga beneficiaries sa kinaukulang bayan sa Mindanao. Maging ang parte ng Mindanao, national budget ay nasa kakarampot ng 17% nga lang na kung tutuusin, malaki ang naiampag nito sa taunang kinikita ng ating bansa. Kailangan pagtingin pa ng pamahalaan ang kapatupad nito ng mga iba't ibang programa at proyekto para sa ikaunlad ng Mindanao at ikakabuti ng pamumuhay ng mga libu-libong mamamayan sa mga sinasabing pinakamahirap na bayan ng Pilipinas at nang sa gayon, maging matatag ang Mindanao sa laban ng buhay. Gusto niyo rin bang malaman kung ano ang pinakamahirap na lugar sa Luzon at sa Visayas? Mag-comment na kayo sa ating comment section sa ibaba ng ating video. At huwag magkalimutang mag-subscribe at mag-like and share. Maraming salamat!